Magandang tanghali, magandang hapon sa inyong lahat. We would like to greet everyone wherever your time zone is. Welcome to Meet the Candidates dito po sa ating katipunan ng demokratikong Pilipino. Sa mga araw na ito ay pinapakilala namin sa inyo yung mga mukha at yung mga salita at yung kanilang mga pananaw na kailangan ninyong ilagay sa inyong balota. Sa araw pong ito, we are most honored to have with us, kilala na nyo ito, pero kailangan pa rin ng introduction sapagkat marami siyang mga pagbabagong maibibigay sa atin. I'd like to welcome Attorney Larry Gadon. Good afternoon. Hi, good afternoon, Madam Rita. No? Thank you sa pag-imbita ninyo sa akin dito sa ating istasyon ng KDP. Alam niyo, Attorney, kasi sa mga nakaraang araw, pag minsan ay hindi kilala yung ating pinapakilala dito at pinapakita sa ating mga taong bayan, kagaya ng mga nanggagaling sa Holo, yung ating prinsesa, kahit na presidente siya ng Citizen National Guard, first time nila nakikita. Social media malakas ang dating, pero bago yung social media, hindi ka pa nakakaikot, binabanggit na rin ang pangalan mo. Kaya yun ang una kong tinanong. Ang reaction ng tao sa'yo is an indication na meron talaga silang hinahanap at kailangan. Anong pakiramdam mo kung bakit ganun na lang ang pagtanggap ng tao sa'yo? Siguro, dahil dun sa aking makatotohanan na pananalita. Kasi ako lang ang... hindi naman sa ako lang, kundi ako kasi ang nag-umpisa ng pagmulat ng isipan ng mga tao doon sa mga katiwalian na ginawa ng mga Aquino. No, ako ang isa siguro sa pinakauna na nagsalita sa national TV, sa national radio, sa mga newspapers na ng mga katiwalian na ginagawa ng mga Aquino. Dahil, at sinasabi ko rin yung kanilang pambabaliktad sa kasaysayan na pinapalabas nila na si Presidente Marcos ang masama. Pero yun pala, kung iyong susuriin ang kanilang mga pinagagawa, ito palang mga Aquino ang pinakamasamang mga tao dito sa Pilipinas. Napakarami nilang kasalanan sa mga Pilipino at nagawa nilang lukuhin, bulahin, at i-brainwash at i-hypnotize sa mga Pilipino sa pamamagitan ng kanilang mga kasinungalingan na si Ninoy ay hero. At dahil dyan ay napagsamantalahan ang mga Pilipino. Nung dahil kay Cory, nagmahal ang kuryente. Dahil ang Meralco ay binigay niya sa mga Lopez ng walang bayad. At ipinatigil niya yung Bataan Nuclear Power Plant na kung saan sana ay makakapag-produce ito ng murang kuryente. At upang ang mga industriya natin ay hindi mag-industriya, ay hindi magsilayasan. Noong panahon na naging presidente si Cory sa pamamagitan ng kudita, no? Ang tawag ko dyan sa EDSA 1, kudita yan eh. Hindi naman talaga revolution yan. Nagmahal ang kuryente kasi pinatigil niya yung Bataan Nuclear Power Plant. At yung ibang mga proyekto ni Presidente Marcos ay pinatigil niya sapagkat ayaw nila na maalala ng mga tao na marami palang mabuting nagawa si Presidente Marcos. Dahil dyan sa kagagawa ni Cory na yan, ay nung nagmahal ang kuryente, ay nagsilayasan yung maraming mga multinational companies dito at milyong mga Pilipino na wala ng trabaho. Yan ang hindi na-realize ng mga Pilipino. At kasi hindi yan nabubulgar dati dahil kasi ang pambubola nila sa tao para bang they cannot do anything wrong eh, parang ganon, no? Pinalabas nila ng mga santo at santa sila, ng mga bayani, yung pala mga demonyo ang mga hype na yan. Kung wala nga lang sa inyo, kung hindi lang kayo kaharap ko dito, pinagmumura ko na yung mga yan eh. Alam mo, mabuti nabanggit mo yan kasi 33 years ago, yung henerasyon ngayon na tinatawag nilang millennials, hindi pa sila pinapanganak nung panahon na yon. 33 years ago, that's already one generation past. Mabuti nabanggit mo yan, Attorney, sapagkat ang nangyari, hindi talaga revolusyon ang kanilang ginawa. Ang ginawa noon. Ang ginawa nila ay niluklok lang nila ang sarili nila. At sabi mo nga, tinigil na yung mga proyektong tama. Yung 24 PR firms na hinire ni Mrs. Aquino, ngayon at nabanggit mo nga yan, binigay sa atin ang listahan ni Vice President Doy Laurel at the time. Isa dyan, ang pangalan dyan ay siya ngayon ang may-ari ng Smartmatic. Smartmatic, oo.
kasamahan niya ng PR firm na hinire ni Mrs. Aquino. Isipin ninyo yan. Simula noon hanggang ngayon, sila ang humahawak ng ating eleksyon. Nabanggit mo kasi ang mga proyekto ni President Marcos na tinigil nila. Yang isa yan tungkol sa elektrisidad. Lahat yan pinrivatize. Oo. Pinrivatize yan. It is public service na ang gobyerno ang kailangan na mamamahala nito. At kumikita yan. Oo. Meron tayong Petron. Diba? Oo. At lahat Oo. Ng yan. Ulitin natin ito sapagkat yung sinabi mo nga, bakit nagkaroon ng reaction sa'yo ang tao? Sapagkat nailabas mo. Oo, nailabas ko yung katotohanan. Yun ang mahalaga. Oo. Ano ngayon ang dadalhin mo sa pagpasok sa Senado na dyan titingnan ng tao may pag-asa? Ang dadalhin ko sa Senado ay susugan ko at susuportahan ang anumang bill o hakbangin upang mapababa ang kuryente. Sapagkat ito ang isa sa mga nagpapahirap sa malaking mga bagay, tao. Isipin mo, yung halos sa 30% ng mga basic income na yung ngayon ay napupunta lamang sa kuryente. Sa halip na maibayad ng tuition o maibili ng pagkain at maibili ng gamot o maisave, ay hindi nila magawa sapagkat napupunta sa kuryente at sa tubig. Napakamahal din ang tubig na ibinigay din ng mga Aquino sa mga concessionaires na puro mga oligarko nila. Yung tinatawag yun. Yung kanila ibinibinta kay Presidente Marcos, ang sa katotohanan ay sila ang may kagagawa. Sila ang gumagawa. Pag sinasabi nga na merong mga cronies daw si Marcos ng panahon na yun, hindi naman totoo na cronies sila. Oo, hindi. Sapagkat sila ang namahala ng mga ibang industriya. Industriya na. Yung panahon na we were already getting to be agriculturally industrialized. At yun ang kanilang tinigil. At ito. At yung mga oligarko ni Presidente Marcos noon na sinasabi ng oligarko, sila ay nagbubuo ng industriya para magkaroon ng mga trabaho ang mga tao. Hindi kagaya nitong nandito ngayon na talagang ang gusto na lamang nilang gawin ay kamkamin ang lahat ng mga kinikita ng mga tao. So, yung talagang sipsipin ang dugo ng lahat ng Pilipino upang ang mga kinikita ng mga ordinaryong Pilipino ay mapunta sa pagbayad ng kuryente, telecommunications, tubig. Eh, baka sa ilang panahon lang na mamayagpagpay yung mga liberal na yan at yung mga Aquino-Aquino na mga peke na hero na yan, eh baka pati yung hangin na hinihinga natin, isingilin pa tayo. Yan na nga ang malungkot na nangyari. Sinabi nga, namatay ang asawa ni Cory, naging presidente siya. Namatay si Cory, naging presidente. Sana mamatay na silang lahat lang mga Aquino. Pwera, si Joboy Aquino, si Father Rani Aquino at saka si Attorney Pete Aquino ng PNOC. Yung lahat ng mga politikong Aquino dyan, mamatay na kayo! Lumalabas ang galit sapagkat 33 taon, 33 years tayo na umuungol sa hirap at pagminsan hindi nga natin naiintindihan kung bakit nagkaganito. Sa kasalukuyan, hawak pa rin nitong mga malalaking negosyo na ito ang tinatawag natin na mainstream media. Yes. Oo. Yang ABS halimbawa, yang mga dyaryo ay sila pa rin ang namumuno. Kaya hindi naman maraming tao na pero malapit pa rin silang mamaal. Malapit nang mamatay ang mga yan. I mean, malapit nang mamatay ang kanilang mga industriya sapagkat ngayon ang mga tao ay mulat na. Konting-konti na lang nanonood at bumibili ng mga dyaryo ng mga oligarko. Kung tutusin, mas marami pa ngayon ang nanonood sa mga social media sa palitan ng puro-puro ng mga social media. Malaking bagay. Palagay ko nga, alam nyo, Madam Rita, kung noong panahon na yun ay meron ng social media, hindi mangyayari ang EDSA 1 eh. Ako pa ulit-ulit kung pinapaliwanag ito hanggang basta mayroon ang pagkakataon. Yung EDSA 1, yung sinasabi nila EDSA Revolution, peke na revolution yan. Yan ay talaga ay kudita yan na kagagawa ng mga Amerikano, ng CIA. Gusto nila kasing paalisin si Marcos noon dahil si Presidente Marcos ay naniningil na sa paggamit ng US bases dito sa Pilipinas. Yung huling kanyang pagbisita sa Amerika noon at nag-speech siya doon sa US Congress, sinabi ni Presidente Marcos na if you want us to renew our basis agreement, you have to pay us $5 billion a year na renta. At ayaw ang sinabi pa,
ni Presidente Marcos dahil kayo ng Amerika, nangako kayo na lahat ng bahay na nasunog noong gera, lahat ng kalabaw na namatay, lahat ng mga buhay na nasawi ay inyong babayaran. Pero hindi nila ginawa. War damage claim. Yes, ang tinulungan nila ay Japan at pinabayaan nila Pilipinas. At sa pamamagitan niyan ay inalipin nila ng husto ang mga Pilipino. Kaya gusto nila, kontrolado nila ang politika. Eh si Presidente Marcos, nung bandang huli, eh nag-iisip na ng mga pambansang mga ikabubuti. Kaya lumalayo na siya sa dikta ng Amerika at doon siya, dahil dyan, siya ay pinatalisik ng Amerika. O, isang malaki. Pamamagitan ng EDSA 1 na peke na, na revolution. Huwag kayong maniwala doon na yan ay people's revolution. Eh, kaya lang naman nagpunta yung mga tao doon dahil sa mga hamburger at mga artista na nagpunta roon eh. Yun ang malungkot nga. Kasi ang nangyari dyan... Daming namigay ng mga hamburger noon, mga spaghetti, mga tetra pack na juice at may mga artista. At so wala naman sa hinagap nila na papaalayasin pala nila si Presidente Marcos. Ang gusto lang nang mangyari noon, hindi lang magkagulo. Eh, ininterpret na nitong mga hinayupak ng mga Aquino nito na ginawaan na nila ng istorya yan. Pero pakinggan niyo mabuti ang sinasabi ni Atty. Gadon. Kasi ito po ay binanggit at sinulat mismo ng Secretary of State ng Amerika, si George Shultz. Meron siyang libro, ang pangalan ng kanyang libro, Triumph and Turmoil. Yes. Nagyabang siya dun sa libro na yon na sila, ang Washington, ang nag-ayos sa pag-alis kay President Marcos. Merong isang linya doon na memoryado ko na sinabi ni George Shultz, "To remove Marcos, it's not a matter of how, but when." Ibig sabihin, na-set up na nila kung paano aalisin si President Marcos. Kaya yung sinasabi ni Atty. Gadon, hindi yan kwento. Ito, based on his experience at sa kanyang nakita at sa kanyang analysis, homegrown analysis. Ngunit sa kabilang dako, across the Pacific, yung mismong Secretary of State ng Amerika ang nagsabi, sila ang nagtanggal kay Marcos. Nasa libro din niya ni Ambassador Bobby Tiglao, yung debunk. Doon mo mababasa ang katotohanan ng nangyari doon sa EDSA 1. Yan, Pilipino rin nagsulat yan. Pilipino nagsulat. Ang paghahanda nila ng pagpatalsik kay Marcos, hindi naman yung mismong araw lamang nung EDSA 1. Matagal, 1966 pa. Inumpisahan nila yan noong kinumbinsin nila si Presidente Marcos na mag-call ng snap election. At yung from the time pala na ibaba ni Presidente noon, alisin ang martial law. At doon siya unti-unti na nilaso ng mga Amerika at saka ng CIA ang pag-iisip ng mga tao. Mabuti, at saka doon yung pinahirapan talaga nila sa Presidente Marcos. Yung pinutol nila yung export quotas natin ng mga sugar, textile. Lahat yung pinahirapan siya. Pati yung mga loans natin sa World Bank. Ano yun? Lahat 148 banks. Para lang mahirapan si Presidente Marcos. Tumigil sila ng credit. Pero anong ginawa ni Marcos? Nagpasok siya ng pera. Yan sa testimony ni Jaime Laya sa New York. It is court records, public records yan, na sinabi niya noong 1983, 148 banks ng World Bank and IMF withheld credit. Hindi sila nagbigay ng isang sentimo sa atin. Ang sabi ni Jaime Laya sa testimony niya, sinabi niya kay President Marcos, wala na tayong pera kasi ang World Bank tumigil. Anong sabi ni Marcos? Tumawag siya, certain banks in Switzerland. In a matter of days, may pumasok na $700 million dito sa ating kaban. Saan ang galing ito? Diyan sa mga bankong binabanggit nila. Uh-oh. The Swiss banks. Tinanong si Jaime Laya, "Do you know who owns those accounts?" "No," sabi niya. "I only know that when President Marcos called, the accounts from these banks came into the central bank." Tingnan ninyo ngayon ang record ng central bank. Andyan pa yan. Meron pang naiwan. Oo. Meron pang natirang $35 million galing sa mga banko na yan. Hanggang ngayon, pati ang PCGG, hindi alam kung anong gagawin dyan sa mga pera na yan. Bakit?
Kasi yung nag-utos niya, namatay na eh. Oo. Namatay na si President Marcos. Kaya tama yung sinasabi. Inalabas nila yan ng mga ill-gotten wealth yung para masiraan nila ng masiraan si President Marcos. Hindi yan ill-gotten. Kaya nga na-acquit si Imelda sa New York. Mahabang storya yan. Pero yung sinasabi mo nga, lahat dito kagagawan ng Amerikano. Oo. Na kung sino man ang gusto nilang ilagay, kaya nila. Pinasukan nilang Iraq. Pinasukan nila ang Libya. Pinasukan ng Afghanistan. Ang Syria. Ang Yemen. Lahat yan. Kaya delikado, ano ngayon ang masasabi mo dito kay President Duterte sapagkat sinusunod niya ngayon independent foreign policy? Ala, meron namang gumagalaw din. Sa pananaw ko, Madam Rita, may pagkakaiba ngayon yan. Dati kasi, mahigpit ang control na gustong gawin ng Amerikano sa Pilipinas dahil doon sa Cold War between US and Russia. And because of the strategic location of the military, U.S. military bases here in the Philippines. Noon. Clark at saka Subic. Pero nung at the time na nag-disintegrate ang Russia at saka yung Berlin Wall ay natanggal, nabawasan ng malaki ang Cold War. Wala nang superpower na matatawag except U.S. Kaya from the time on, nakita nila, hindi na, lalo pa yung Camran Bay, na military bases naman sa Vietnam, ng Russia, ay isinara rin ng Russia dahil kasi wala na silang kayang itustos doon eh. Ang nangyari ngayon, nawalan na ng pangangailangan ng mahigpit na control ang Amerika dito sa Pilipinas. Na ano nila, hindi bali ng hindi tayo masyadong masunod dyan militarily, as long as yung economic aspects ay makontrol natin, hindi na bali. Kaya itong ginagawa ni Presidente Duterte na tinututulan niya yung mga pulisiya ng US on military aspects, hindi na siya gaanong pinapansin ng Amerika. In fact, meron akong theory na ang US mismo ay pinayagan na ma-elect na presidente si Duterte at hindi nila ginamit ang Smartmatic against him sapagkat nakapag-provide ang election ni Presidente Duterte ng isang malaking excuse sa Amerika na hindi na kami makikipaglaban sa China na push come to shove na mag-gipitan na labanan, hindi kami pwedeng puwersahin na ipagtanggol ang Pilipinas sapagkat pinapalayas kami ng presidente niyo eh. Paano kami tutulong sa inyo? Pinalalayas nga kami, minumura pa yung presidente namin. It was a perfect excuse for the US, yung election ni Duterte. Pakinggan yung mabuti. And that's the reason why, kung talagang ayaw ng Amerika sa kay Duterte, hindi lang sa bukod doon sa Smartmatic, di sana pinutol na rin yung mga loans natin, pinutol na rin yung mga sugar quota natin, pinutol na rin yung mga BPO dito. Dapat hindi na pinayagan yung mga BPO dito, hindi na dapat pinayagan yung pag-export natin ng human resources sa Amerika. Lahat yan dapat ay hinigpitan at sinikil din, nakagaya na ginawa lang yung Presidente Marcos. Pero hindi nila magawa kay Presidente Duterte sapagkat Duterte provided the perfect excuse for the US to get away from the responsibility to defend the Philippines in case there is war between China and the Philippines. Ang ide-defensa nila yung South China Sea. Anyway, pakinggan yung mabuti ang sinasabi. Ang sinasabi ng US malalim mag-isipyan. Sapagkat pagpasok niya sa Senado, isang bagay yan na mahalaga. Ngayon, halimbawa, merong review ng military bases agreement between the Philippines at saka ang ating ang Amerika. Papasok yan sa approval ng Senate, eventually. Pagpasok ni Attorney Gadon dyan, yan ang kanyang sasabihin doon. Kaya mahalaga yung protection natin, lalong-lalo na siya lang ang naglalabas nito. Makinig kayo sa mga ibang kandidato. Itong katipunan ng partidong ng Demokratikong Pilipino, parang dito lang talaga nagsasalita na mga makabuluhan na issue. Isa na itong sinasabi ni Attorney Gadon. Abangan ninyo ito sapagkat yung international relations na yan na sinasabi niya, mahalaga. Papasok siya sa Senado, meron siyang bit-bit na kayang kaalaman kung paano ipagtatanggol ang ating foreign policy tungkol dito. Lalo na yan tinatawag nga na geopolitics. Balikan naman natin itong sa ngayon, halimbawa, pinag-uusapan nga natin itong terorismo, itong tungkol sa mga komunista, sa National People's Army, lahat ng yan, na inumpisahan, natigil, ang pag-uusap. Ngayon, parang gusto na naman buksan ito.
pagpasok mo ngayon sa Senado, parang kinakailangan siguro maintindihan natin kung meron tayong definition ng terrorism. Yes, meron naman tayong meron definition talaga. Ng terrorism. Kasi ngayon, pag sinasabi ni Presidente na yung mga grupo na yan are terrorists, paano natin ngayon ito magagamit para matigil na itong gidwaan na ito? Hindi lang kasi sa peace talks yan eh. Marami pa rin kailangan isagawa. Alam niyo ako, Madam Rita, hindi ako naniniwala na yung peace talks na yan ay makakapagbigay ng solusyon dyan. Dahil itong mga komunista na ito, yung NDF at saka yung si Communist Party of the Philippines, ginawa na nilang hanap buhay yan. Kapag kayan ay inalis mo sa kanila, mawawalan sila ng hanap buhay. Alam mo ba yung mga NDF, yung mga leader na mga yan, yung nakatira sa mga mansion yan, sa mga subdivisions, at yung mga anak-anak nila ay nag-aaral sa mga exclusive schools. Ang kanilang panggastos ay kinukuha nila dun sa blood money na yung mga NPA ang kumukolekta. Kaya hindi nila ititigil yan. Kaya alam mo ang solusyon dyan, bigyan sila ng termino. Kung gusto nyo talaga ng totoong pag-uusap, umuwi kayo dito at dito tayo mag-arap, hindi yung sa ibang bansa. At bigyan sila ng termino. Kailangan sa ganitong panahon ay magkaroon na kayo ng resolusyon na talagang dapat ay makipag-cooperate na kayo sa gobyerno at kayo ay sumuko at inyong i-abandona yung inyong ideolohiya. At kapag ka hindi nun, eh gamitan na sila ng kamay na bakal. Yun ang sinabi ng ating Pangulo. Hindi totoo yung sinasabi nila, yung mga pati ano. Pati pag-usap-usap. At saka ang galing, alam nga ba ang nakaka, kung observahan mo, ang galing-galing magsalita ng mga yan, no? Lalo na yung mga nasa NDF nila, yung mga kagaya ng mga, itong sila, Eta Rosales, yung mga ganyan. Yung sila, sino nga isa, Gabriela? Si Lisa Masan, di ba? Itong sila Toti Casino, di ba, no? Mga komunistang ano yan, ha? Hindi mo yan mapapasuko, hindi nila i-give up yung kanila ideolohiya sapagkat yan ang kanilang kabuhayan. Alisin mo yan, di wala silang kabuhayan. Yan. Hindi mo sila makakapagtrabaho ng regular na trabaho dahil mga bobot, mga tanga yung mga yan. Yan ang malungkot. Magaling trained lang magsalita about the revolution, yung mga principles nila, na, ano, magaling sila mang bola. Ngayon, pero sa totoo lang, kung ako presidente, ako matagal na tapos yung problema ngayon. Pagpasok mo sa Senado, sa kasalukuyan, tinan mo nangyari sa atin ngayon, nabitin ang ating national budget. Nagkaroon ng hidwaan tungkol sa ano ba ito? Sa pork. Sa pork, oo. Yung pork na yan. Anong magagawa mo ngayon pagpasok mo sa Senado tungkol dyan? Dapat wala na talagang pork ang, ang pero, legislative ba? Oh, wala na nga daw, pero pinapalitan ng pangalan. Sinasabi nga, it is part somewhere. Alam mo, magagawa niya ni Cory eh. Etong pork na yan, nag-start yung mga ano, yung PDAF, nag-start yan nung panahon ni Cory. Oo, kasi nung panahon ni Marcos, yung, parliament. Wala, no? Parliament, walang, oh, wala silang ano. Ang kanilang budget yata bawat member ng parliament noon was only 200,000 pesos. Oh. Malaki na yun. Yun ang kung ano man ang gusto nilang gawin sa kanilang budget sa office nila. Sa office nila. Yun lang. Para nang babatas talaga sila. They make laws. They make laws. Dapat so, naman ganun talaga nung, eh. Nung bumalik ang Congress, dyan nagsimula. Yan ang isa sa pangungunahan ko, yung tanggalin pero, yung pero court. Pero na Supreme Court, ano na yan, decision? Oh, meron na Supreme Court decision. Ewan ko nga bakit, ba't hindi naman nila sinusunod? Yun ang sinasabi. Yan ang problema din dito sa atin eh, dahil na yung ating mga politiko kasi paulit-ulit na sila yung nai-elect. Kaya ang nangyayari, yung mga kagustuhan pa rin nila ang nasusunod. Kaya nga mga kababayan, maging matalino na kayo ngayon. Huwag na kayong magpabola, huwag na kayong magpaloko, huwag na kayong bobo. No? Dapat ang inyong iluklok sa pwesto ay yung mga talagang tunay ang hangarin na maglingkod sa bayan. At yung talagang tunay ang adikain ng pagbabago. Eh kung ngayon, kung ang mga iboboto nyo pa rin ay yung mga dati pa rin dyan, na yung mga silat-silat pa rin, eh nakita nyo naman kung gaano sila kabobo, no? Eh, talagang masasadlak sa kahirapan ng Pilipinas. Ako malakas ang loob ko na tawagin silang bobo eh. Subukan nilang mag-debate sa akin. Abogado ko eh. Sila, ano ba sila? Pwera lang dyan sa ibang abogado dyan. Eh may abogado pa nga dyan, bobo rin eh. Si Pangilinan, bobo. Isipin mo ko, warranto hindi maintindihan. Mabuti pa si Senator Ping Lacso naiintindihan kung ano yung batas at yung constitution tungkol siya sa court. Hindi siya abogado. Yan ang sinasabi ni Attorney Gadon. Pag nagsasalita siya na sinasabi nga na bobo yung kanyang salita, huwag ninyong ibaba ang dignidad ninyo mismo. Oo!
kayong mga kababayan, dapat ay maging mulat na kayo sa katotohanan. Pag sinabi ko na bobo, hindi naman ibig sabihin yan ay kailangan doktor ka or inhinyero ka or abogado ka. Kailangan lang mulat ka sa katotohanan at natatanggap mo at nakikita mo kung ano ang katotohanan para sa bayan. Hindi naman ibig sabihin ito kailangan cum laude ka o valedictorian ka o kaya nakatapos ka. Marami naman dyan hindi nakatapos sa pag-aaral dahil sa kanilang problema. May problema sa pera, may problema sa pag-ibig, no? Yung iba dyan nagkakaroon ng UTI, yung umibig tapos iniwan. Nagkakaroon ng problema, hindi na naiisip yung pag-aaral, no? So kaya ngayon, ang ibig ko sabihin doon sa mga bobo ay yung paulit-ulit ka pa rin nagpapaloko sa mga yan. Nakita nyo na, nagkaroon ng dingbasya, ang daming namatay. Yung Yolanda, daang bilyon na, milyon ang pondo na nawala. Hanggang ngayon nagpapaloko ka pa. Yung biro mo pinabayaan mamatay yung ating mga sundalo na pwede naman nilang isalba. Pero dahil lang sa katigasan ng ulo ng si Raulo, abnormal at gago at bobo tanga na presidente na si abnormal na Noynoy Aquino. Tanga mga abnormal ka. Naku, galit na. Ngunit sabi nga niya, tingnan natin ang pagbabago. Ang ating mga ihaharap sa inyo sa Partidong Demokratikong Pilipino, Butch Valdez, yan. Ayan, oh. Siya nagtayo. Matatalino, oo. Siya nagtayo. At talagang may malasakit na maglingkod sa bayan. Si Lady Anne Sahidula, galing ng Hulo. Dati ang Hulo is the trading center ng China. Biruin ninyo yan. Ilan sa ating mga taong nakakakilala kung ano itong babaeng itong prinsesang tausog? She's the rider of the waves. Ang dami-daming tribo dyan, Maguindanao, Maranao. Napagkakasundo niya lahat yan. Meron na bang tausog na ating iniluklok dyan sa Senado? Yan, si Lady Anne Sahidula. Si Lemmy Rojas, Diyos ko po, gusto nilang tanggalin na Nuisance Candidate, top engineer ng Mapua. Oo. Engineers are the builders of our nation. Eh, sino ba yung kanya? Ang kalaban niyang Rojas, ano ba yun? Yung actually, siya nga ang dapat na itiklara na Nuisance. Ano ba nagawa niya sa anong panahon? Ang haba-haba ng panahon na nandyan sila sa gobyerno. Tapos ngayon, magsasalita sila na kailangan ekonomista ganyan. Ulol! Wala ka nga nagawa nung nandyan kayo eh. Si Toti Casino, Diyos ko, isang dalubhasa, isang eksperto na nalalaman kung paano itong ginagawa. Yung pandaraya dyan sa Ismatmatic. Si Glenn Chong, yan, malungkot na pangyayari sa kanyang buhay. Yung right-hand man niya, left and right-hand man, pinatay, pinaslang sapagkat nais silang malaman nasaan si Glenn Chong. Si Glenn Chong sana ang kanilang papatay. Bakit? Tumayo nga laban sa pandaraya. Si RJ Savillana, sa araw-araw makikita niyo sa social media, siya ang tumatayo sa ating consumer rights. At saka sa tubig at sa elektrisidad. At itong katabi ko, si Larry Gadon. Naku po. Ako talaga madali na gusto ko lang mamulat na ang mga tao. Ipigil na ninyo ang paniniwala dyan sa mga Aquino-Aquino ng mga peke na hero na yan. Mga demonyo yung mga yan. Huwag kayong maniwala. At gusto ko maniwala na kayo yung mga liberal party, mga lapi ang panluloko, lapi ang pangit, lapi ang pagnanakaw. Huwag nyo nang silang iboto muli dahil mga ulol yung mga yan, mga siraulo, mga bobo! 33 years po tayo na nakaranas ng ganyang klaseng administrasyon simula pa noong 1986. Yan ang sinasabi ni Attorney Gadon. Merong pagbabago at merong mga magandang pag-asa na kanyang dadalihin kasama ng grupo niya sa Katipunan ng Demokratikong Pilipino. KDP, yun po yung partido na sinasabi ngang walang pera, walang pangalan, ngunit merong puso para sa bayan. Sinasabi mo nga na kailangan tapat, kailangan na makita kung anong mga pangangailangan ng taong bayan. Bakit yung mga ibang kandidato hindi nagsasalita tungkol unang-una sa elektrisidad? Itong dengvaxia, ang dami nang namatay. Itong sinasabi mo tungkol sa pagbaba ng kuryente. At lalo na ngayon, paano kasi mga alaga sila ng mga oligarko? Yun ang malungkot. Kasi, kaya pinoprotektahan nila yung mga oligarko kasi sila ang nag-finance ng mga pag-eleksyon sa kanila.
Kaya kayo, pag may nakita kayo na isang kandidato na punong-puno, halos kada minuto may advertisement sa TV, gumagastos sila ng bilyong piso para dyan. Mga kababayan, yung mga ginagastos nila dyan sa kanilang advertisement sa TV, sa radyo, no, sa dyaryo, daan-daang milyon yan. Nag-iisip ba kayo kung saan nila yung kukunin? Pagka sila'y nanalo, babawiin yan sa inyo. Pag nanakawan kayo, yan ang gagawin nila. Kaya pagka kayo ay may nakita na isang katerbang advertisement sa TV, no, sa radyo, ha, sigurado yan, nanakawan kayo, no, babawian kayo. Yan ang malungkot yan sapagkat pera ng taong bayan. Yes! Oh, pera ng taong bayan yan. Yan ang pinagkakadebatihan nila. Kaya siguro yung isang gagawin mo, sabi mo nga kailangan wala ng pork. Oh, wala na talaga dapat pork para maiwasan na yung corruption sa gobyerno. Dahil alam nyo ba, yung pork na yan, ang nangyayari pala dyan na Madam Rita, no? Halimbawa, ang isang senador eh, may budget na 300 milyon, no? Halos 40% niyan ay napupunta sa corruption. Napagpaparti-partihan. At yung 70% ang 60%, yun labang ang napupunta sa proyekto. Alam mo, ngayon at nabanggit mo yan. Ako naman, hindi ano, naman ako ang unang nagsalita nito eh. Ano nangyari kay Napoles? Former, ang nasirang senadora na si, namayapang senadora na si Miriam Defensor Santiago, siya mismo nagsasabi niyan na yung natatanggap nila na pork, eh ganun ang pangyayari, napupunta sa komisyon. Kaya nga ayaw niya tumanggap. Uh-huh. Ayaw din tumanggap ni Bongbong Marcos at ni Senator Arroyo at ni Senator Ping Lacson dahil nga sa ganyang mga kalakaran. Totoo yan. Pero sinasabi mo nga, nagsimula yan yung si Napoles, hindi ba? Oo. Dinatid siya sa Malacanang. Oo. Sinamahan pa ni Marrojas sa preso. Oo. Ano alam mo, ang totoo nun talaga, ang malaking parte ng pera dyan ay napunta din sa kanila. Hindi kay Janet Napoles. Ang lungkot. Ngayon siya, dadalhin sa correctional. Pero sino nagturo nga sa kanya tungkol yan sa mga abilidad na ginagawa niya? Malalim ang istorya niyan. Nga, isang Secretary of Department of Agriculture ang nagdala niyan. Tapos yung Department of Budget din. Oo, nakasama din yan. Actually, si Janet Napoles, alam mo, Madam Rita, isang small operator lang yan o supplier sa Department of National Defense. Hanggang saan ma-discover, ma-hinatak siya dito sa Department of Agrarian Reform sa DAR, at doon nila ginawa yung ano. Actually, inagawa lang rin sa kanya yun. Yan ang malungkot. Nakikita ninyo lahat ng... Actually, kilala ko yung mga tao na nasa likuran niya eh. Oh, yung mga baboy na tao sa likuran niya. Yan po si Attorney Gadon. Kaya sabi hindi ko lang masabi dahil na kasi wala pang formal na investigasyon dyan. Pero basta pag may nakita kayong mga baboy na tao, sila yon. Lahat yan nasa kanyang pag-iisip. At sabi nga natin... Yung baboy din na tao na yan ang nagdala doon sa Department of Agriculture. Pagdating ng panahon, lahat ito ay lalabas din. The truth will always come out and surface. Sana dumating na agad yung panahon na yon. Magsasara na tayo ng ating maikling programa. Ito yung para makilala ninyo ulit ang ating mga hinaharap sa inyo. Ang ating campaign period po ay sa Pebrero pa, ngunit sa kasalukuyan ay pinapadinig namin sa inyo kung ano yung mga adhikain nito, mga hindi naman sila mga politiko eh. Sila lang ang talagang merong pagmamahal sa bayan. So, alam niyo ba kung bakit ako nasabak sa politika? Kasi naisip ko, reklamo ako ng reklamo. Hindi magaling si ganito, bobo si ganito, corrupt si ganito. Pero ako na may kakayahan na mas higit pa sa kanila, eh hindi naman ako kumikibo. Kaya sabi ko, naalala ko yung sinabi ni Plato na the penalty for not participating in politics is that you will be governed by your inferiors. Diba? O kaya nakita mo, dahil hindi ako tumakbong presidente noong 2010, ang naging presidente natin, isang abnormal, sinto-sinto, si Raulo, gago, bobo, na si Noynoy Aquino. Oh. Ako po, malaki ang ating pinandurusa, naramdaman itong mga nakaraang 33 years. Kailangan na talaga, hindi lang magbago, ngunit yung mga kailangan ituwid. Oo, dapat ituwid. Kaya nga mga kababayan, huwag na tayong magpaloko ngayon. At ginagamit nila yung pahiro-hero effect ni Ninoy na yan. Isa siyang ano ha, hindi siya hero.
napakarami niyang kasalanan sa Pilipinas at pati yung si Cory napakaraming kasalanan sa Pilipinas at si Noy Noy, huwag na tayong magpaloko dyan sa mga pahiro-hiro effect nila na yan. Kaya maging matalino na kayo, huwag na kayong maging bobo ngayon. Hindi na tayo bobo. Tandaan po niyo yung mga sinasabi at binibigkas ni Attorney Gadon. Nagpapasalamat po ako. Maraming salamat din po. Nagsama tayo ngayon at may mga panahon pa. Hinihingi rin ako ng paumanhin sa inyo sa aking matigas na pananalita dahil talaga ganito. Kinakailangan yan. Dahil ano, hindi ka na mamumulat kung hindi matigas ang iyong pananalita sa panahon ngayon. Nagising kayo? Noon, uso lang yung pa-mika lang o kaya yung hindi ka masyadong kumikibo sa mga pangyayari sa ating bayan, no? Noong araw yon, gabi na ngayon.